So, hi guys, once again mga kabloom, and welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's video po, ang gagawin po natin is mag-i-install po tayo ng CCTV smart camera na ang model is V380 Pro. So, dito ko po siya i-install sa harap and naka-focus po siya sa labas. So, in short guys, no, ang vlog na to is tuturuan ko po kayo kung inyong mamarapatin po kung paano mag-install ng CCTV camera na kagaya nito. Eto guys, i-unbox po natin yung unit. I-check po natin yung mga kasama, no? Yung mga accessories na kasama sa box. So, mayroon po siyang warning sign. Yung receptacle, yung paglalagyan po ng ano, ng CCTV camera. Tox. User's guide manual. And then, ito, yung pinaka main unit, yung V380 Pro na CCTV smart camera. Ito po siya. Yan. So, ang gagamitin ko na gig na SD card po dito sa install po natin is 64 gig lang. Pero nasa inyo guys, no, kung ilang gig ang gagamitin nyo, pwede naman po. Ang next po natin gagawin guys is ilagay po natin yung SD card doon mismo sa CCTV camera. So ang tamang paglagay ng SD card is parang pabaliktad. So parang yun, yung kita nyo yung pins, yung gold pins. And then, isalpak nyo po, itulak nyo po. Pag narinig nyo po yung click sounds, okay na po yan. Ang next ko pong gagawin guys is ilagay na po sa receptacle yung CCTV camera. Sa mga nagtatanong guys, no, kung ilang volts po yung kaya po ng CCTV camera po natin is 220 volts guys. So in short guys, no, pwede nyong gamitin yung receptacle ng inyong existing na ilaw na bumbilya sa inyong bahay, no. Tanggalin nyo lang po yun and then i-connect nyo po itong CCTV camera na V380 Pro. Pero kung may specific area po kayo na paglalagyan ng inyong CCTV camera na kagaya po ng ginawa po natin, eh kailangan nyo po talagang mag-layout ng wirings para maipwesto nyo po ng tama sa gusto nyong paglalagyan ng inyong CCTV camera. So after po nating mailagay sa receptacle, pwede na natin siyang i-power on. Switch on lang po yung gagawin po natin pagka nilagay po natin sa existing na receptacle ng ating ilaw. Pagka extension po, plug in lang po sa power outlet. Yan. So ang next na gagawin po ng ating camera is mag-auto configure. Nakagaya po niyan, iikot po siya and then mag-i-speak kasi may built-in speaker po yung ating camera. So pagkatapos po niyan mag-auto configure, pwede na nating i-pair sa ating cellphone. So magda-download po tayo ng apps. May sariling QR code po pala yung ating CCTV camera. So mahalaga po ito para ma-pair po natin ng tama or ma-connect po natin ng tama sa ating cellphone. Ang next po natin gagawin guys is sa cellphone na po tayo, no. Magda-download po tayo ng V380 Pro na application sa Play Store. So ito po siya. So habang nag-install po, no, ay didiscuss ko lang po na ang camera na ito is pwede po siya sa Android at iOS. So pwede po siya sa smartphone at iPhone. So pagkatapos po nating ma-download, i-open lang po natin, tapos i-allow po natin, check mark and then agree para ma-download po siya successfully. Press skip lang po dyan and then eto na siya guys, no, na-download na po natin yung apps and pwede na tayo mag-register. So pinili po natin mobile phone yung ipapang-register po natin. Select Asia lang po sa bandang taas bago po ilagay yung cellphone number. So guys, ang tamang pag-input po ng ating mobile number is plus 63 po muna sa harapan tapos 9 na agad, huwag nyo nang ilalagay yung 0. So after po nating ma-enter yung verification code na sinend sa ating cellphone number, magpapa-set na po siya ng password. And then set password and then retype lang and then confirm. And then guys, pwede na tayong mag-login. Since cellphone number yung account na pinang-register ko, yun, cellphone number yung ilalagay ko. And then nag-password po ako, yung sinet kong password kanina. So dito guys, pwede na tayong mag-add device.
So ang i-add po natin yung CCTV camera na in-install po natin, yung V380 Pro. Yan. So nabanggit po natin guys kanina no, na yung QR code ng CCTV camera, yun po yung ipang prepare po natin or ipang koconnect dito sa ating cellphone. So in-scan po natin para po ma-i-connect po natin yung Wi-Fi, available Wi-Fi sa ating bahay, yung CCTV camera. Upon scanning guys no, na-detect agad yung available Wi-Fi sa ating bahay. So enter password lang and then confirm. Tapos i-press mo yung I know. So guys, dito sa portion na to, medyo matagal ng konti yung aantayin natin kasi kailangan nating ma-connect yung ating CCTV camera sa ating available Wi-Fi sa bahay through sa ating cellphone nga. So pagka narinig na po natin na successfully completed po yung ano, yung connection, and then i-press lang po natin yung kulay blue na words dito po sa lower portion ng QR code ng ating cellphone, and then ito yung lalabas. Select name lang po dito and then finish, and then save QR code yung ginawa po natin, and then allow, press yung window na yon, and then confirm, and then press yung kwadradong window na yon, and then set password. So dito sa taas guys, maglagay ka kung kahit anong password, and then yung ilalagay mo sa pangalawa yung ginawa mong password kanina. So ayun na nga guys no, nakita po natin na i-connect na po natin ng maayos. Successful po yung installation po natin. Bali mahirap lang po gawin pero worth it dahil wala namang aberya sa ating pag-install. And then syempre itong CCTV camera magagamit po natin ng maayos. So ito guys, i-double check po natin yung in-install nating camera at yung area ng pinaglagyan po natin. And then dito po yung sakop ng coverage ng camera po natin. Yan. Sa harap lang ng bahay po natin. So yan siya. So dito guys no, sa portion na to, nasa loob na tayo ng bahay, and then chine-check po natin yung coverage ng ating CCTV na in-install through dito po sa monitor ng ating cellphone. So ayan po siya. Chine-check po natin. Yan. Tinatry po natin para ma-check po natin kung talagang working po, 100% working po siya. Siya nga pala guys, no, bago matapos po yung ating vlog, with regards po sa ating CCTV camera po, since naka-pair po yung ating cellphone, pwede po nating ma-navigate or ma-operate kahit nasa malayo po tayo. For example, kahit nasa work po tayo or kahit nagbakasyon ka sa malayong lugar sa probinsya, pwede pa rin po nating ma-operate o ma-navigate or ma-access yung mga menu. Pwede rin po nating makita on time or on the spot yung coverage ng ating CCTV camera. And also guys, no, pwede rin po tayong mag-review ng mga previous record ng ating camera. So pwede nating balikan yung mga nirecord pa ng mga nakaraang araw. So yun, maganda po siya. With regards guys sa features kung paano gamitin, bali sa part 2 na lang ng vlog na to po natin ipapakita. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood and bye!